si Ma'am LB Lubiano, 37 years old, isa pong dating OFW. Okay. Unang nagpunta po dito sa ating opisina, sir, ang kanyang mister noong July 6 para po ereklamo sana po si Mrs. Ngunit po, idol, hindi po natin matawagan nun si Mrs. Ah, kaya hindi natin in-on-air. Yes po, idol. Dahil daw po ito ay may iba daw pong lalaki. Ngayon naman po, si Mrs. po ang nagpunta sa atin at para magkaalaman din po kung sino po ang tunay na dapat magreklamo. Dapat po, idol, noon pa ako nag-file ng case sa kanya. File ng case po sa korte, sa barangay? Sa kanya. Kasi po, binubugbog po ako niyan. Siya na mismo nag-amin na ipapulis mo ako para ura-urada ngayon. Mismo may mga pasaka, makulong ako. Hindi ko po ginawa yun. Kasi mahal ko siya eh. Ayaw ko mabuwag yung pamilya namin. Bakit po nagkaroon ng sakitan po, ma'am? Ganyan po siya lagi. Tapos ito pa po, idol, may bukol ako dito na sinaktan niya ako. Hanggang ngayon, ang sabi ng doktor, kailangan operahan yan kasi bumuo yung dugo dito. Huwag kang maghubad dito. Hindi no? Po. Ito lang po. Nakikita naman po yung okay. Bukol. Tapos okay. Po, ano po? Yung anak namin, nag-iisang anak ko, 7 months. Siya din po ang dahilan bakit namatay ang anak namin. 7 months sinadyakan ako dito sa Balakang. Namatay po ang anak ko. Dahil po sa kanya, dapat noon pa po ako nagre-reklamo. Ang sabi ng mga kapatid niya, ireklamo mo. Lahat sila nag-uutos sa akin, idol, pero hindi ako gumawa ng aksyon para... Ito lang po, idol. Isang buwan pa lang, na-stroke ako. Sa amusop, kalalabas ko lang, kaya nakulaps ako kanina. Nangihina po ito. Ano pa po ito, namatay kasi ang kabila kong katawan. Kaya ngayon lang po, may isang buwan nakalakad ako, idol, dahil dyan sa stress ko. Kaya noon pa sana ako nagre-reklamo. Inamin ko naman sa kanya, nagkaroon ako ng ka-chatmate na lalaki, isang buwan lang mahigit. Pero wala po nangyari, idol, kundi chat lang dahil doon sa stress na nangyari sa akin. Dahil nandyan po ang mga papel na patunay na pinatay na niya ako sa babae niya. Ang chat nilang dalawa ay mumorgi na ako, kikrimit na ako. Okay. Dahil nandyan po lahat, pinakita ko po dyan, idol. Na, meron po kayong mga medical certificate po, patuloy na kayo po ay sinakta niya. Hindi ko po ginawa yun, pero yung mga text po, mga chat niya, at saka yung kapitbahay namin mismo, nandyan po, may mga ebidensya po ako na ganyan. Inamin niya rin po sa ate ko na sinakta niya ako. Ito lang po bago siya sumakay, kinagat niya ako dito. Nagpa-medical legal na po? Hindi yun. Po, kasi mahal ko nga po siya eh. Pero ma'am, importante yan kasi hinihingi sa court yan eh, yung medical legal. Pero may mga picture po ako, bawat pasako po. May mga picture ako, hindi lang ako nag-ano talaga na magpayo. Okay po yung pasa, pero mas malakas po siguro kung meron kayo medical certificate. Mr. Francisco Lobiano, magandang hapon po. Magandang hapon po. Pumunta ka rito sa amin a few days ago at para ireklamo si Mrs. dahil na lalaki. Ngayon si Mrs. po ang pumunta rito para ireklamo yung ginagawa mong pananakit sa kanya na maraming beses na. Ay, hindi po totoo yan, idol. Ano, hindi totoo? Marami po, idol, ang titisigo, pinsan pa niya mismo. Okay. Ang harap. Dahil yun, nakikita naman kamag-anak niya, yun, idol. Nag-aawal ano tayo naman dahil sa babae tao ko na mag-abroad. Pasalita, idol, muna ako. Karelasyon mo sa bahay. Bawat pagbigyan mo ako na magsalita. Huwag mo interrupt. Gusto ko po, idol, magharap kami ng personal. Gusto ko po. Ma'am, pwede ba natin pasalitain muna si sir? Sige po. Sir Francisco, go ahead po, sir. Ako ang lagi mo sinasaktan. Alam ng mga tao yan. Nakikita ng mga tao na ako lagi mo sinasaktan. Alam mo kasi, babae ka, pag gumampay ako sa'yo, ako yung kawawa. Sinasakyan mo ako, binubugbog, dumudugo na yung bunganga ko. Kaya napilitan akong kagatin yung hita mo para bumitaw ka. Okay, kailan po nangyari ito na binubugbog ka niya, kaya napilitan kagatin yung hita niya para yan tumigil po, na siya? Yan po yung time, idol, na nahuli ko yung cellphone niya na nag-text yung lalaki ay, niya. Ay, hindi. Cellphone, idol, binasag niya para mawala na sila ng ano, wala na akong hawak na ebidensya. Okay. Hindi po totoo yun. So, meron ho kay medical certificate na patunay na kayo po'y binugbog ni Mrs.? Bukas na bukas po. Ah, meron po kayong medical certificate? Wala po akong medical certificate. Punta ka dito. Pero willing po akong humarap sa kanya. Sige. O, sige po, sige po. Tapos sabi niyo po, sir, meron kayong mga testigo na magpapatunay na kayo pong sinasaktan ni Mrs. at hindi kayo ang nananakit sa kanya. Opo. Tapos yung sweldo ko po, idol, doon on board ako. Nasa kanya yung ATM ko. Ah, si ma'am kasi si sir, ano? Ko, bininta niya po. Yung ATM ko po, naiwan po sa kanya. Nasa kanya lahat ng pera ko. Malaman natin. Nagmumukha na akong aso ngayon, idol. Wala akong kapera-pera. Narinig ko yung sinasabi niya. So, lahat ng pera niya bilang seaman, pinapadala niya sa iyo, pati yung ATM, binenta mo. Ano hindi po, niya? Wala pong binintang ATM, idol. Lahat ng pera niya, napadala sa iyo, tama? Nasa ATM po. Ngayon, yung ATM na yon nasa akin. Tinignan ko ang laman, wala na. Anong sagot niya sa akin?
pinahold niya po ang sahod. Hindi ko po pinakailaman ang sahod niya. Yung mga sahod niya naman nakaraan po, dahil tigda dalawang buwan lang siya eh, dahil gumagawa siya ng paraan doon sa barko na para mapauwi siya ni nasaktan na aksidente siya ganyan. Na 140,000. Ang sasakyan po, nandyan din. Siya din ang nag-chat na ibinta. Nandyan. O, saan na ngayon yung pera na pinagbintahan ng sasakyan? Nandoon sa nanay ko, pinautang sa 5-6, pina-5-6 ko. Okay, ma'am. Yung pag pinagbenta ng sasakyan, opo, binigay mo sa nanay mo para ipapautang sa 5-6. Opo, pinatubuan po. Pinatubuan. Meron ho ba kayong permiso kay Mister? Alam niya naman po yon na... Hindi ma'am, hindi mo wala, wala. May permiso ba kayo? Alam po niya na magpapautang po ma'am, kami ng pera. Ma'am, hindi po yung sa alam niya. Hindi lang tanong kung alam niya ba o hindi. Kung meron po kayong permiso sa kanya at pumayag siya. Opo, alam niya po yon. Kasi ma'am, hindi ma'am, sandali. Sorry po ma'am. Iba yung alam niya, siyempre nalaman niya, pero sinabi, tapos na, sandali lang ma'am, masama ang loob niya. Ang tanong ma'am, kung kayo ba'y nagpaalam sa kanya na itong perang pinagbentahan ng kotse mo, ito ipapautang ko 5-6, ipapadaan ko to sa nanay ko. Meron ka bang sinabi sa kanya bago niyo po pinautang yung pera? Ay, wala pera? Po. Okay. Wala po. So, ibig sabihin, in short, wala kang permiso sa kanya. Opo, pero alam niya po na ganun ang dapat alam, ang gawin namin. Yes, opo. Pero dapat po may permiso ka. Opo. So, tama siya, wala kang permiso, basta mo na lang binenta sa sasakyan at pinautang sa 5-6, which is very wrong. Yung bahay ngayon, idol, binibenta niya lang na namura. Bahay ninyo? Siyempre, bahay ko yun. Kuya, opo. Pero conjugal natin kasi kasal tayo. Opo. Eh, sinabi ko naman sa iyo, eh, hindi ko aangkinin yan buong-buo, kundi hati tayo. Pero yung sahod mo, hati din tayo doon, conjugal din yun, dahil nagsiman ka dahil sa akin. Diba? Ay, yun ang hindi totoo. Hindi totoo? Alam ng lahat ng tao sa atin na ako. Ako wala ang naghanap buhay noon. Nakatuwa nga ka lang. Kasi nung oras na nagproseso ako ng papeles ko, nasa Qatar ka. Hindi. Humingi ka ng tulong, pumunta ako dyan kay Idol Rapitolpo para ma-assist ka, para makauwi ka ng Pilipinas. Huwag kang magsinungaling. Hindi totoo. Oy, doon tayo, naghingi ka ng tulong dahil nagkasakit ako doon, na-hospital ako, dahil sa ano? Anong dahilan? Hindi totoo. Ha? Anong dahilan? Dahil nag-chat kayo, ang babae mo, nabuntis ang babae mo, dinala mo sa bahay? Wala. Tapos ano ngayon, sasabihin mo, ako ang nagdala ng lalaki sa bahay? Na ikaw ang nagdala ng babae sa bahay, nandiyan ang ebidensya, nandiyan ang mga chat ng babae na dinala mo mismo sa bahay. Mo, patunayan mo na andun yung babae sa bahay. Oo, nandiyan ang mga chat ninyo dalawa, nandiyan. Hawak mo Facebook account ko, hindi ako ang umahawak. Ikaw ang may hawak. Ngayon nga, ang FB ko, sinira mo, ginawan-gawan niyo ako ng FB na nakalagay doon, pok-pok ako. Ang mga picture na mukha ko mismo. Sige nga, malalaman at malalaman ko sino ang gumawa ng mga Facebook na yun. Oh, kalokohan yun. Hindi ko sisirain ang sarili ko para dyan. Ipapahiya ko sarili ko sa mga kamag-anak ko. Francisco, ko noon pa, alam na kung ano ang ugali mo. Ay, hindi lang naman ako ang babae mo eh. Diba? Sa ngayon nga, ilan ang anak mo? Sa iba-ibang babae. Ha? Patunayan mo nga. Ilan ang babae? Bago tayo nagsama, ilan ang anak mo? Tinanggap ko lahat yon. Tanggap ko lahat. Diba? Pero nagsama na tayo. O sige, magharap tayo. Yun ang gusto ko mangyari, magharap tayo. So kung tutusin, sabi nga naman netizen, it's a tie. Si Mister, meron po siyang babae at kaya naman po may lalaking kachat. Opo, kachat ko. Inamin ko sa kanya na kachat ko po yon. Alam niyo na mali yun. Opo, alam ko po mali. Para makalimutan ko lang po yung Ma'am, kung gusto mo makalimutan mga problema mo laban kay Mister, yung pakikipag-chat sa ibang lalaki, hindi mali po yung solusyon. Mali po, yun alam ko naman po yun. So may problema ka rin po. Opo. So yun nga po sinasabi ng mga netizen, it's a tie. Opo, opo. Pareho kayo may kasalanan. Talagang ayaw niya na sa akin. Kasi nga, sa ngayon, masaya na siya dahil maganda na yung buhay niya. Ako, ganto na ako, stroke na ako, idol eh. Alam ko naman, sa kalagayan ko na stroke ako, asawa bilang asawa niya ako, alam niya naman na na-stroke ako. Hindi niya malang ako kumusta. Nagko-construction ako, idol. Lagi extra-extra ako. Sabihin niya, masarap ang buhay ko. Para lang may pera ko pa pamasahe. Sana po yung mga naipon nyo nung kayo po ay aktibo pa sa pagiging seaman. Awak yan lahat, idol. Hindi nga ako nakakahingi ng pera dyan. Pag may, mayroon akong gustong bili, nagagalit pa. Tapos yung mga dati, kung may anak ako dati, idol, sa Tacloban. Opo. Gusto kong bigyan na susimto. Nagagalit siya. Inaaway niya ako. Ah, walang katotohanan. Wala po kayong naipon yung sa pagiging ilan taon po kayo naging seaman, sir? Bago pa lang po, idol. Nung pagkatapos nyo po akong pinagamot, idol, saka po ako nakasampa ng barko. Okay. So wala po kayong naipon? Wala po, idol. Saan po napunta yung mga pera nyo, yung pinaghirapan bilang seaman? Hindi ko nga po alam sa kanya, idol, kasi siya yung umahawak ng pera. So wala po kayong tinatabi lahat? Pinapadala mo? Buo? Opo, idol. Lahat. Iwanan ko yung ATM ko sa kanya. Tama. Ito po yung pangaral lamang sa lahat ng mga OFW, whether kayo po ay seaman, OFW, land-based, sea-based, dapat nag-ipong kayo. Dapat marunong kayo mag-savings, hindi yung papadal nyo lahat, buhos, 100%. Dapat tumatabi kayo para pag uwi nyo ng Pilipinas, meron kayong perang dala-dala. Pagbaba nyo ng barko, pagbaba nyo ng eroplano,
taas no kayo na ito, meron akong ipon, meron akong pambili ng pasalubong pagdating ng Pilipinas, hindi yung pinapadala nyo lahat 100%. Pagdating ng Pilipinas, simut kayo at ang masakit niya, malaman-laman nyo yung lahat ng pera pinapadala nyo sa mga kamag-anak nyo, yung pala winawaldas lang. Tulad na nangyari dito. Sir, nagko-construction worker, ni pamasahe, wala pa. Kawaawa ka naman sa kwento mo. Ganto, Idol, sa pangunang sakay niya, puro utang niya lahat, Idol, ang pinambayaran. Sa sahod niyang 2 buwan kalahati. Itong pangalawang sakay niya, 2 buwan lang din siya, Idol. Napunta yan nung birthday niya, 70 plus ang nagastos namin sa birthday niya dahil yun ang gusto niyang mangyari. Yun ang hawak-hawak kong pera na sahod niya. Kasi magkano lang po ang sinahod niya. Ngayon na naman, Idol, ito na naman. Dahil nagpagamot-gamot siya eh, pangalawa niya, ang pera na yan, ang 10,000, pinadala ko doon sa atin, binigay ko sa atin niya. Nung pumunta dito na nagpagamot siya, pagkatapos ng birthday niya. Hindi niya sasabihin na ginastos ko ang pera, nasa kanya po naubos lo, yung pera na yon. Sa birthday niya, 70,000 ang naubos namin, Idol. Oo. Oh. So, tapos ganito, Idol, ang ATM ngayon, Idol, makikita naman kung sino ang kumuha ng pera na yan eh. Dahil hindi ko pinakilaman yung 40 plus na pumasok na pera doon sa ATM. So, yun nga plus. Yung hinold po nung last. Ito lang. Nung pauwi na ako. Ito lang. Yan lang ang pumasok. Dahil yan lang naman ang pumasok, di ba? Dahil napunta sa utang natin, nag-utang tayo ng 50,000 sa agency. Oo. Yun ang basihan mo. Magkano lang ang napunta sa akin? Kaya yun. Kaya ko pinahold yon dahil nilalakwat sa mo yung pera. Hindi totoo yan. Na-hospital ako nung time na yon. Ha, di ba? Na-hospital ako dahil na-stroke ako. Binayaran yung tao na nagbantay sa akin sa hospital. Galing mo magkwento. Hindi ako magaling magkwento. Hindi ako magaling magkwento. Kaya sabi mo, inubos ko yung pera mo ngayon na sahod mo sa ATM. Sir, isa sa mga gusto mangyari sana ni Mrs. ay magkabati na lang kayo, magbalikan na lang kayo. Ano pong reaction nyo doon, Sir Francisco? Hindi na po, sir. Hindi na grabe talaga na yan siya. Po, yun ang ano niya, sir. Alaalasan niyo mga anak. Ilan pang anak nyo? Namatay po ang anak namin dahil sa kanya din po. Isa ilan lang. Po anak nyo? Isa lang po. May anak kayo ngayon? Isa? Wala po. Wala na kayo anak? Namatay na po yung anak ko. Isa lang. I'm sorry to hear that. Nagkikiramay po ako. Pero, Sir Francisco, ang gusto sana ni Ma'am Elby, baka start a new chapter ng buhay ninyo at magbati kayo. Nandiyan ang babae, may babae, kaya sure na sure siya 100%. At magkakanak ulit kayo? 100% hindi na po, Idol, kasi 12 years akong nag-PS, Idol. Nagtatrabaho ako, hindi ako makahawak sa sarili kong sahod. Gusto kong magbigay sa mga magulang ko, wala akong maibigay. Maniwala. Totoo ba? Na-hospital si Mama. Sarili kong pera yun. 10,000, isang beses. Ako ang nagpadala din dahil wala ka naman trabaho matino ah. Ito lang naman na sumampa ka ng isang barko. Ito lang naman na nagkaroon ka ng trabaho. Ako naman talaga nagsisikap noon pa. Wala. Ha? Magtanong-tanong doon sa atin. Magtanong-tanong doon sa atin kung sino bang naghanap buhay sa atin dalawa. Grabe mo kasi nungaling. Ikaw ang sinungaling kahit kailan. Attorney Pau Cruz, Chief Legal Officer ng ACCIS Party List. Attorney Pau. Yes, sir. Good afternoon po, Senator. Okay. May akusasyon itong si Mrs. na binubugbog siya ni Mister pero walang medical certificate. Si Mister, on the other hand, ganun din. Binubugbog daw siya ni Mrs. Kaya inamin naman niya, kinagat niya yung binti ni Mrs. kasi para bitiwan na siya ni Mrs. sa kabubugbog sa kanya. Again, wala rin medical certificate. Pareho. So ano mangyari dito? Magdidimandahan na walang parehong medical certificate. Senator, actually pwede naman pong magsampa ng kaso si asawa kung meron po siyang ibang pruweba na nagkaroon po ng physical abuse. For example, si Mr. po, nabanggit niya kanina na meron po siyang mga testigo na makakapagpatunay na meron pong physical abuse na nangyari sa kanya. Maaari po siyang maghain ng physical injuries na kaso laban kay Mrs. At si Mrs. din po, kung meron po siyang ibang testigo na maaari pong magpatunay, aside po doon sa medical legal certificate, maaari din po siya magsampa ng kasong violence against women and children, sir, dahil ito po ay pumapasok po sa definition po ng physical violence. So, demanda naman, kontra-demanda ang mangyari dito. Magdidemanda ang kanyang dalawa. Mas maganda siguro, mag-usap na lang po kayo, mag-ayos kayo. Ayaw niya po makipag-usap sa akin, Idol. Kaya nga, bukas pupunta dito si Sir. Ayaw niya sir, pupunta ka dito bukas, di po ba, Sir? Opo, Sir. Darating po ako bukas po. Ah, sige, continue natin bukas, ha? Opo. Pagdating dito. Meron na mag-react na naman sa Action Sentence. JV! Nanay, ikaw po muna. Tayuan niyo kung ano yung sinimulan niyo. Mahirap yung ano eh, bugahan ng bugahan eh. Naglalaban, mag-usap kayo kasi pamilya kayo eh. Panindigan niyo kung ano yung pinasok niyo. Mm-hmm. Galing. Galing. Para po sa akin, bilang mag-asawa, dapat po ay nagpapaliwanagan sa lahat ng bagay. At saka po, dapat nagkakaintindihan sa lahat ng problema, yan ay dapat pinag-uusapan. Mm.
Ang gagaling ng mga audience natin. Pag talagang toxic na yung isang relasyon, mag-iwalay na. Kaya dapat talaga yung divorce nandito kasi ano eh, meron talaga mga tinadhana na hindi talaga pwedeng sa isa't isa. Ayun po talaga. Wow! Okay to ah. Puro magagaling natin mga audience ngayon. Ano ba dapat sila nagbibigayan sila? Kasi kung ganyan nanding palagi, kailangan talaga mag-iwalay na. Wala na patutunguhan yan. Yung sinabi nung kanina nung isang lalaki doon na meron talagang relationship na hindi na pwedeng magamot pa at hindi para sa isa't isa, it's about time na magkaroon ng divorce. By the way, isa po ako sa mga proponent ng divorce bill. Hindi lang man ako, marami pa mga senador sa Senado ngayon na pabor doon sa divorce bill. Kung hindi na talaga pwedeng magsama sila, ba't pa magpapahirapan, magkakasakitan, magtitiis, kalbaryo, araw-araw, impyerno ang kinaharap nila doon sa kanilang tahanan para magkaroon katahimikan. Split na lang sila. Yun yung sinasabi ko doon sa bill na pinal ko, yung divorce bill. At ganun din yung sa mga ibang senador. At ngayon ay nakabinbin sa Senado at yan ay dinidinig. Ma'am, bukas, usap-usap tayo. Kasama po si Sir, okay? Sir, bukas sa kita-kita tayo. Magandang hapon po, Sir Francisco. Magandang hapon din po, Sir Idol. Thank you. Ma'am, pupunta siya dito bukas. Nag-promise na po. Ayoko na! Ayoko na! Pasan kami, sabihin niya dito. Hindi niya kilala ako. Hindi niya alam ang tunay kong pangalan. Sino sinungaling sa amin dalawa. Tawag na kayo ng nurse. Ayoko na! Med, tumakbo siguro medic. Ito na medic. Talbihin po tayo.